Oh, satisfying talaga, guys. So, ayan. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonna Ralios. Kung ikaw ay bago pa lamang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka tuwing may bago akong upload. So yun na nga guys, so katulad po ng title dyan sa baba, is isishare ko po sa inyo kung paano po ako mag-remove ng mga blackheads ko, especially po sa ilong ko. At kung ang iba naman po ay yung problema ay mga pimples, ako naman po is yung blackheads. Kasi syempre, hindi naman po natin afford yung mga derma para paayusin po yung mukha natin, palinisin yung mukha natin. So syempre, kailangan din natin gumawa ng paraan na abot kaya din ng ating mga bulsa. So una-una guys, so saan po ba natin nakukuha or saan nang gagaling o nagsisimula yung blackheads? Saan ka tayo nagkakaroon? So una-una guys, lalo na kapag oily face ka. So isa yan sa mga nagiging cause kung bakit nagkakaroon tayo ng blackheads. Then pangalawa, halimbawa kapag madumi yung kamay natin, then tapos humawak tayo sa mukha natin or sa ilong natin, so isa rin yan sa nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng dumi yung ilong natin. Then pangatlo, sa maduming hangin na nakukuha natin. So ayan na nga guys, so bago tayo magsisimula, so ipapakita ko sa inyo yung mga materials na kailangan natin gamitin para tayo mag-harvest ng mga dumi sa ating mukha. Pero guys, disclaimer lang po, so etong product na ginagamit ko po is hindi naman siya totally nakakapagpaalis ng blackheads na panghabang buhay. So syempre, kung sabaga guys, is siya lang po yung naging remedy ko po sa pagtanggal ng mga blackheads ko, paglinis ng ilong ko. Syempre, kung wala naman tayong gagawin guys dito sa mga blackheads natin, dadami lang siya. At hahayaan lang ba natin na manirahan yung mga bakterya, yung mga dumi sa ilong natin? Syempre hindi, di ba? So kailangan natin gawan ng paraan para matanggal at malinis yung balat natin. So eto na po guys yung mga materials na kakailanganin natin. So syempre guys, kailangan po natin ng kutsilyo, panghiwa sa kalamansi. Syempre etong kalamansi. Din kaunting asukal. Din etong peel-off gel. So may nakasipit pa kasi. Bukas na po siya guys kasi matagal ko na po itong ginagamit. Okay guys, so disclaimer lang po. So, ginagamit ko po guys yung mga DIYs ko po is isang beses lang po sa dalawang linggo. Kasi guys, kapag inaraw-araw mo pong mag-remove ng mga blackheads dito sa ilong mo or sa ang party man yan ng mukha natin, is mas dadami pa po yung mga blackheads. At totoo po yan guys. So ayan na po guys, so bago po ako magsimulang mag-apply ng mga DIYs ko, is syempre, maghihilamos po muna tayo ng ating mukha. Okay, so samahan niyo po ako guys. Maghilamos! So ayan na po guys, so nandito po tayo ngayon sa gripo kung saan kailangan po natin maghilamos ng ating mukha. So syempre, nagpakulo na po ako ng tubig, panghilamos. So syempre, hindi naman yung mainit yung ating gagamitin paghilamos. Syempre, yung maaligam-gam lamang po. So may tabo lang yun. So ayan, kunting-kunti na. Dinaluan po natin ng malamig na tubig na galing sa ating gripo. Make sure guys na kaya ng mukha natin yung init ng tubig. Okay, so maligam-gam lang po siya guys. So kaya natin hawakan din, kaya din ng face natin. So reason guys kung bakit maligam-gam lang no tubig yung gagamitin nating manilamos para mabuksan yung mga pores natin. Para kung ano kung i-apply natin sa mukha natin is ma-achieve talaga ng skin ko. Pa natin yung blackheads natin dito. So, huwag natin lakasan doon. Ang sarap talaga ng tubig guys kapag maligam-gam lang. Parang nakaka-relax sa skin. So, yun guys. Tapos na ako maghilamos. So, balik na tayo dun sa ating pinanggalingan. So, yun guys. So, tapos na po tayo maghilamos. So, next step na gagawin natin guys is syempre yung mga products natin. So, eto na o. So, yung asukal guys is pang-scrub po sa ilong natin. Yung nagagawin natin guys is hiwain natin yung kalamansi. Ayan, so pipigayin lang natin sa asukal. So, halu-haluin lang gamit ang daliri. So, malinis naman yung kamay natin guys. So, ayan. So, okay na tong pang-scrub. So, may mga ano. So, ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga blackheads ko. So, hindi siya gaano makita sa camera, guys. Pero, as in, napakarami po niya. Nakikita ba? Nakikita.
Parang hindi. Yung face kasi may mga itim-itim dito. Hindi talaga siya nakikita. Dadalhin ko na. So yan guys, nilabas ko na po yung camera sa bintana para makita natin yung natural light. Pero hindi talaga makita. Pero sa personal guys, madami talaga siya guys sa personal. Talaga siya nakita ng camera. So pasensya na po guys, hindi talaga siya makita yung mga blackheads na to. Ayaw nilang magpakita. Okay guys, so by the way, simulan na po natin yung ating DIY. Nakalamansi, and tsaka asukal. So mamaya po natin i-apply yung peel-off mask. Pagkatapos natin itong damitin. So scrub-scrub lang po natin. Ayan. So bandang dito. So may, kailangan so nai-scrub siya. Dito guys, may blackheads, mga blackheads din po ako dito. So lalagyan ko na dito. So wag na natin patagalin guys ng mga ilang minutes. So punasan na natin ng tissue. So ayan guys, so meron po akong maligamgam na tubig ulit dito. So idadampi or babasain lang po natin yung tissue, then siya po yung ipupunas natin sa ilong natin kung saan merong may mga blackheads dito. Patiliin po natin wet yung area kung saan po yung may mga blackheads din na lalagyan natin mamaya ng peel-off mask. Next guys is apply na po natin itong peel-off mask natin. So nanggaling po ito guys sa ref kaya malamig-lamig. Habang wet pa po yung area na lalagayan natin ng peel-off mask. Ayan, lumanghang-anghang siya guys. Parang ramdam mo talaga nanunuot talaga yung paratak na to. So okay na to. Pag naglalagay talaga ako ng peel off mask, ay hindi ko siya kinakapalan kasi kapag masyado makapal siya guys, hindi na po siya makapagtanggal ng mga blackhead. So mas maganda na yung saktong-sakto lang yung ilalagay natin. Hindi manipis at hindi rin makapal. Okay guys, so antay na lang po nating matuyo ito. So babalikan ko kayo mamaya. So ayan na nga po guys, so after ng ilang minutes, so natuyo na po yung peel off mask na nilagay po natin sa blackheads ko. So pwede na po natin siyang tanggalin. So isu-zoom in ko lang po yung camera para mas makita po ninyo yung kalagayan ko ngayon. I-stretch muna natin. Ayan. Ayan, so meron. So upward po yung pag-harvest natin ng mga blackheads. Oh my God. So lumipat pa ako dito sa bandang bintana guys para natural light lang po yung makukuha natin liwanag. Oh my God, hindi siya masyadong makita. Hindi siya masyadong makita sa camera.
Ayun guys, so napakarami nakukuha niya kapag sa personal ko talaga siya nakikita. Meron siyang mga nakuha, so ang dami. So sa camera hindi siya makita. Oh, satisfying talaga guys. So ayan. So satisfying na mag-harvest ng mga dumi-dumi. Ginikilabutan ako guys sa tsura niya, my god. Nakakadiri siya guys, my god. Ayan, makikita nyo. Ayan yung mga whites. Mga whitehead, mga blackheads. My god. So, ginikilabutan talaga ako pag nakikita ko mga duming yan. Oh. Oh my god, ayan, nakakadiri siya guys. Istrus lang natin. Ayan. So, meron din siya nakuha, guys. Oh my god. May kinabutan talaga ako. Nakikita ko yung mga duming ito ng mga bangungot sa buhay ko. Oh my god, yung nanggaling sa balat mo, nakakilabot tsaka nakakadiri. So hayaan mo lang ba na mag-i-stay sila sa skin mo? Hanggang dito na lang po yung video ko. At kung sa tingin nyo po ay nakatulong sa inyo ang video nito, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka if may bago man akong videos. Bye!